Hello and the welcome mga boy. So yung topic nga natin ngayon is about dito sa malaking kokomelon ni Samoy. De, joke lang. Ang topic natin ngayon is about dito sa team ni Samoy. So etong team ni Samoy nga ay hindi gaano ka well known sa atin. Hindi sila popular. Para naman sa akin guys, isang tao lang yung tinatanaw ko sa tatlong ito. At eto nga ay walang iba kundi ang babae na comparable or maybe mas malaki pa yung prutas or yung future na dinadala niya, di ba? Ang laki naman talaga kasi ng future ng Kunoichi na to. Well, anyway, explain muna sa inyo ng kaunti ng partner ko ngayon na sa video natin na si Sai, yung about sa team Samoy. So, Sai! Yo mga boy, ako to si Sai. Ito ang binigay na mission sa akin ni Lodi. Magbibigay ako ng konting kalaman tungkol sa mundo naming mga ninja. Sisimulan ko na, baka kasi naantay na ako nila Naruto at Sakura. Binubuo ng 3-man team ang Team Samoy. Ang mga miyembro nito, ang Jonin Commander na si Samoy at ang dalawa pang Chunin na sina Omoy at Karui. Kung hindi nyo pa alam, estudyante ni Killer B si Omoy at Karui. Siya ang nag-training sa dalawang yun. Minsan na nga din namin nakaharap nila Naruto at Sakura itong si Karui at Omoy. Oo, tama kayo, malakas sila. Hindi rin sila pwedeng maliitin. Lalo pat estudyante sila ng Jinjuriki ng 8 Tails. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang captain nila na si Samoy. Basta ang alam ko lang malaki ang future niya. Hayaan niyong si Lodi ang magkwento sa inyo kung gaano kalaki ang future ni Samoy at ang iba pang impormasyon tukol sa team niya. Tapos ko na ang mission ko dito. Babalikan ko na sila Naruto at Sakura. Pero bago ako bumalik sa bayan ng Konoha, don't forget to follow me on TikTok at Haruki_voice for more animating Tagalog fandom content. Paalam. Ninpo, Chojo Giga! So paano nga ba natin i-breakdown etong future ni Samoy? Anyway guys, unahin muna natin etong si Karui. Si Karui nga ay Kunoichi na mula sa Hidden Cloud Village at member nga ng Team Samoy. Sa Boruto nga ay naging asawa niya si Choji at anak niya si Chocho. So isa na nga siyang member ng Akimichi Clan, isa sa 4 Noble Clans ng Konoha. So nice choice Karui. Anyway, kilala nga etong si Karui bilang palaban. Dati nga ay para siyang boyish. May pagkainitin ang ulo nitong si Karui mga boy. Meron pa ngang time na binugbog niya si Naruto. Ibinuhos niya kasi yung lahat ng hinanakit niya sa kay Naruto during Naruto Shippuden. Nagalit kasi siya sa team ni Kakashi dahil hinayaan nga lang daw nila si Sasuke sa mga pinanggagawa niya. Lalong-lalo na yung sa kay Killer B. In terms of abilities as a Chunin, malakas din naman si Karui. Magaling siya sa mga teamwork coordination attack. At kahit pa nga hindi na siya senyasan ni Omoy, alam niya na agad yung mga dapat niyang gawin. At dahil nga mismong si Killer B yung nag-training sa kanya, talagang malakas siya pagdating sa Kenjutsu or Sword Technique. Revolve sa Kenjutsu ang lahat ng technique at jutsu ni Karui. Sa Boruto series nga, nakita natin na gumamit ng lightning release etong si Karui nang niligtas niya si Chocho sa malaking parang cotton candy na to. Sa Naruto Shippuden, rate ko si Karui as a high Chunin. Sa Boruto naman, syempre, medyo humina siya dahil naging payapa na yung panahon. Hindi na siya nag-training at rate natin siya as a average Chunin na lang. Tungo naman tayo sa kay Omoy. Si Omoy ay nanggaling din sa Hidden Cloud Village at co-member nga din ni Karui sa Team Samoy. Sa Boruto series nga, naging right-hand man siya ni 5th Raikage Daroy. Isang matalinong ninja etong si Omoy. Magaling din siya dumiskarte sa isang labanan. Ina-analyze niya muna yung kayang gawin ng kalaban bago siya gumawa ng pag-atake. Parang same lang sa kay Kakashi, pero mas magaling pa din si Kakashi. Nakita din natin siya na nakipaglaban sa kay Ameyori Ringo, isa sa 7 Swordsman of the Mist. At kahit pa nga alam niya na mas malakas si Ringo sa kanya, hindi pa rin siya pinanghihinaan ng loob. Hindi siya nape-pressure. Bagkos, mas ginagamit niya pa yung utak niya para makagawa ng taktika paano talunin yung kalabang mas malakas kumpara sa kanya. In terms of abilities sa Chunin, malakas si Omoy. Isa din siyang Kenjutsu specialist. And as a student nga din ni Killer B, talagang sa Kenjutsu sila magaling. Maganda din yung pinakita niya sa atin during 4th Great Ninja War.
Marami siyang pinakitang flashy na mga sword technique at gumagamit din siya ng lightning release jutsu. During Boruto naman, nakita natin yung pagiging expert niya pagdating sa kenjutsu nang nilabanan niya si Dipa. Sa Naruto Shippuden, rate ko si Omoy as a low jonin level. At during Boruto naman, nasa medium to semi-high jonin level na siya. Take note guys, sariling opinion ko lang to. Anyway, so lastly nga ay tungo na nga tayo dito sa kay Samoy. So si Samoy nga ang team leader ng team Samoy. Bukod sa maganda yung katawan niya, skilled kunoichi din etong si Samoy mga boy. Yung first appearance niya nga sa series ay during Naruto Shippuden episode 156, kung saan nagre-reklamo nga siya dahil masakit yung balikat niya. At according pa nga sa kay Omoy, ay dahil daw ito sa malaki yung mga daladala niyang kokomelon. Yes, sinabi talaga ni Omoy yan. Di ko gawa-gawa yan mga boy ah. Kaya kung umabot man kayo sa point ng video na to mga men, ay paki-like naman. Inalis na nga ni YouTube yung dislike button, kaya pa-like naman dyan lang yaw. Pagod na ako kakais ng kokomelon. By the way, yung size pala ng kokomelon ni Samoy ay 110 cm. Kay Tsunade is 106 cm. So lamang lang ng ilang centimeters si Samoy, di ba? Bilang isang jonin team leader, syempre, skilled kunoichi etong si Samoy. As usual, kenjutsu din yung battle type niya. Meron siyang daladalang tanto o small sword na same kay Sai. Nakita din natin yung pagiging matalino niya during 4th Great Ninja War. Alam na alam niya yung about sa Gold and Silver Brothers na sina Kintaku at Ginkaku. At alam niya din ang apat na treasure tools na hawak nila. So alam na alam niya yung history ng bayan nila at yung mga abilidad na taglay ng mga ninuno niya. So hindi nga siya nabigyan ng maraming screen time at magandang fight scenes. Kaya hindi natin malaman at hindi natin masabi kung magaling din ba siya sa taijutsu o ano ba yung nature type niya, kasi hindi nga nakalagay sa Narutopedia. And wala siyang scene na gumagamit siya ng ninjutsu kahit isa man lang. At in my own opinion naman guys about sa nature type ni Samoy, kaya niya gumamit ng lightning style at water style jutsu same kay Daroy. At pwedeng meron din siyang storm release Kekigenkai. Di siya magiging jonin kung tanging sword technique lang yung alam niya. Kaya possible talaga na kaya niya gamitin yung mga nature type na nabanggit ko. So konti nga lang yung info natin dito kay Samoy. And as addition guys, wala pang patunay kung anak nga ba talaga ni Samoy etong si Yoroi. Tapos kung asawa niya ba etong si Killer B. Mga fan-made theories lang kasi yung nasa internet, kaya di talaga trusted yung mga source na yon. And para sa akin kasi, hindi talaga anak ni Killer B etong si Yoroi. Isa lamang siyang big fan at Killer B inspired shinobi etong si Yoroi. Well guys, hanggang dito nga lang yung video natin. Hit like button for more upcoming videos. And maraming salamat sa support you guys. Keep safe and God bless. And bago nga tayo magtapos, syempre may pa-shoutout muna tayo. So guys, shoutout nga pala sa kanila.